Ano po ba ang stroke? Ang stroke ay biglang pagkasira ng isang bahagi ng utak dahil nabara yung daluyan ng dugo, nawalan ng oxygen yon, yung lugar na yon, at magre-result to disability even death. Ayun. Fake or fact po, ang stroke ay kilala rin bilang heart attack. Fake yon, yung heart attack sa puso, yung stroke, atake sa utak. Dadagdag ko lang, no? Apa. Sabi ni Doc Epi, yung stroke sa brain, yung heart attack sa heart. Pero actually, yung problema noon, isa lang. Na yung mga daanan ng dugo ay kumikitid. No, kumikitid yun siguro dahil sa mga hinakain natin. Nagkakaroon ng yung cholesterol, yung mga ganon. Nagkakaroon ng pagnipis yung dadaanan ng dugo. Ang nangyayari lang sa stroke, yung ugat yun sa utak. Pero sa heart attack, ugat yun dun sa puso. Pero parang plumbing siya, Jodes. Diba yung parang one part of the plumbing, barado. Napara. Yes. Okay, yun pala. So at least naklaro po natin yan. Dahil yung iba parang iniisip nila na pareho lang ang stroke at ang heart attack, hindi ba? Pero sino po ba yung mga tinuturing nating mga candidates? O para Miss Universe, may candidate, no? Ang stroke. Sino po ba sila? So, madaming risk factors yung stroke. Merong non-modifiable. Ibig sabihin, hindi mo mababago yon. Kagaya ng edad, mga 65 and above, mataas ang risk ng stroke. Pag may family history ka, kamag-anak mo, parents mo na stroke, mataas din ang posibilidad na magsustroke ka. Yung black race, mataas din yung possibility. Meron ding modifiable risk factors. Ibig sabihin, pwede nating makontrol, ma-modify to para maiwasan natin. Kagaya ng high blood. Kung may high blood ka, dapat uminom ng gamot, makontrol yon, i-monitor mo yung blood pressure mo. In diabetes, pag you were diagnosed with diabetes, dapat i-check yung sugar, magpa-check up parati sa doctor, mataas ang cholesterol levels, no? So you should take medicines, no? Pag bata ka pa, mataas ang cholesterol, like 35 and below, pwedeng healthy lifestyle pa. Okay, pag walang risk factors. Pag may sakit sa puso, halimbawa yung irregular heartbeat, importante yung pulsuhan natin ang ating sarili, no? Pag nagpulso tayo, regular ba yung heartbeat? Tugdug, tugdug, ganun ba? Kung irregular yon, magpakonsulta sa doktor kasi magkakaroon ng blood clot. Turbulent kasi yung flow ng puso, magkakaroon ng blood clot. Pag pump yun, pupunta doon sa daanan ng dugo sa utak, magbabara. Yun yung atrial fibrillation. Tsaka yung mga bisyo rin, yung smoking, no? People should stop smoking kasi bad for the health. Mm-hmm. And also alcohol. So ngayon, in some areas, lifted na yung liquor ban and yung millennials masyadong fun-loving and they drink a lot of alcohol, no? So, importanteng malaman ano yung maximum na pwedeng i-take mo na alcohol. Like, if you need to take beer, 1 to 2 bottles of beer equivalent to 720cc, yung dalawa. If you take wine, 2 glasses of wine equivalent to 240cc. And if you take whiskey o yung mga hard drinks, dapat 1 to 2 jiggers. Equivalent nito yung 60cc or 6 na kutsara lang. Yun yung sa whiskey ang maximum also. So, obesity, no? Pag tumataba tayo, no? We need to exercise, no? Lose weight to be healthy also. And yung mga droga, substance abuse, kaya madami ngayon yung stroke in the young, bata pa nag-stroke. Dahil sa droga, dapat iwasan yun. Ayun. So, ito yung mga modifiable, meaning, kumbaga, lifestyle ang nag-dictate, no? Mm-hmm. So, kailangan magkaroon ng modification. Po! Dagan ko lang yung sinabi ni Dr. Epi tungkol dun sa smoking tsaka alcohol, no? Apo. Yung mga nininigarilyo, sinasabi nila, ano naman yan eh, ang sakit na makukuha ko dyan lang, cancer. Mm-hmm. Tsaka matagal pa yun. Ano yung mga bata, sabi nila, okay lang yan. Bata pa ako. Tsaka na ako magkakaroon ng lung cancer. Hindi nila naiisip na yung smoking, may epekto po yan sa heart tsaka sa lahat ng blood vessels ng katawan natin. And tsaka yung pag-inom, no? Alam mo, sinabi na ni Doc Epi yung
ganito lang dapat yung inumin. Maraming mga kabataan ngayon, nakikita ko, nagbe-binge drinking sila. So sabihin nila, oh, hindi naman kami umiinom araw-araw eh. Pero pagdating ng Friday or Saturday, talagang lasing na lasing sila. Yun yung meron talagang mga risk.